Naihandog na sa lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City ang 600 na mga COVID care kits na dumating noong Miyerkules galing sa Office of the Vice President. Ang turnover ceremony ay naganap sa isang closed-door meeting kasama sina City Mayor Lucilo Bayron at Vice President Leni Robredo via Zoom. Kasama rin sa meeting ang dalawang staff ng OVP na mananatili muna sa siyudad upang matukoy kung ano pa ang maitulong ng kanilang kagawaran. Ayon kay City Incident Management Team o IMT Head Dr. Dean Palanca, ang mga kits ay ibibigay sa mga COVID-19 patients na nasa mga isolation facility at mga naka-home quarantine. Paliwanag niya, makakatulong ang mga kits sa mga pasyenteng hindi makalabas sa kanilang mga tahanan upang bumili ng gamot at medical supplies. Karamihan ang kita namin ng mga naka-home quarantine, wala silang mga kits na pang monitor ng kanilang sarili. Ano? So, napakalaking tulong po ito. At ito ay mas malaking tulong siya doon sa ating isolation and quarantine facilities. Kasi hindi naman lahat ng tao nandun sa ating isolation and quarantine facilities ay merong mga positimeter, merong mga thermometer lahat. Ano? So, ang right now kasi ang nabibigyan namin doon is yung mga nakikita namin medyo mataas yung case na magkakaroon sila ng mga complications. Sa isang kit ay mayroong sari-saring gamot, pulse oximeter at thermometer. Mayroon ding isang patient chart kung saan ay pwedeng i-fill out ng pasyente ang kanyang mga sintomas upang maipakita rin ito sa doktor kung kakailanganin. So ito ay napakalaking bagay na tulong kasi alam natin, tayo na lang parati nagtutulong-tulong. Ito ngayon from outside yung tulong na ito galing sa opisina ni Vice President Robredo. At ito po ay magagamit natin ng gusto dito sa ating isolation and quarantine facilities. Ano po? Dagdag ni Palanca, mayroon pang darating na mga kits mula sa OVP bilang pagtugon nito sa surge sa Puerto Princesa City, ngunit hindi pa natutukoy kung ilan ba ang kailangan. Pinag-usapan din sa meeting ang iba pang maaaring gawing programa na pinangungunahan ni Robredo katulad ng e-consulta program. Patricia Laririt, Palawan News.